mga kayo Cubs. Ito po yung lingkod, Lekim Lekim, na magbibigay sa inyo ng silip, giya, at race analysis ko para po sa araw ng Webes, June 10, 2021. At ang karera po natin is San Lazaro Leisure Park. Meron po silang 9 races. At medyo inagahan ko yung pag-review tsaka paggawa kasi po busy ako bukas. Ngayon, Anuebe, birthday po kasi ng kapatid ko. May mga bisita po kami dito sa bahay. Kaya po, sana makatulong po sa inyo tong konting mga silip, giya, trace analysis ko. Medyo may mga dihado dito kasi medyo magulo yung lineup natin. Pero may isa akong panolo na tingin ko nakakaangat naman sa buong maghapon. Kaya ano pa nga ba inaantay natin, mga kayokabs, yung mga shoutout ko pagtapos na lang po ng aking mga silip at giya para po mapuntahan na natin agad yung ating mga tips at racing analysis. Kaya napainantay natin, mga kayokabs, puntahan na natin yung mga silip at giya ko at let's go mga kayokabs. At yun nga po, meron po tayong 9 races. Hindi ko pa po alam kung oras start ng karera natin. Kasi stricto pa lang to, kopya. Official na lineup pa lang. At meron po tayong dalawang set ng winner take all. Dalawang pick 5, isang pick 6 at isang pick 4. Maganda yung lineup. Puro 12 races. May mga konting tatakbo. Kaya ito, simulan ko na, mga kayokabs. Race number 1 po tayo. Isa po itong 3-year-old and above maiden race. Start na ating first winner take all. Race 1 hanggang race number 7. Meron tayo dito 12 runners na maglalaban-laban at 1400 ang ating distansya. At dito po sa karera to, ito pala isipan kasi pag maiden, alam naman natin any body's race tsaka laging may surprise. Dito first choice ko, imported horse number 3 kicker na sakay ni J.A. Guse. Alam naman natin tong kabayo nila Soap King, nila Sir Denistan, maiinang manakbo to lalo na sa Carmona. Meron po itong 130 sa 1300, hindi po kagandahan yung kanyang barrier run. Dumating siyang pampito nung May 22, 2021 sa barrier run nila Skyshot at Isla Puting Bato. Medyo malakas yung nalabanan niya kaya siguro tingin ko hindi na po inersa, tinago na lang yung preba. Dito po baka tingin ko pwede rin mayamado to kasi imported po ito. Second choice ko po number 2 Tomorrowland na sakay ni IL Aguila, sorry. Ito naman pong si Tomorrowland, meron naman po itong 135 sa 1400. Dumating itong panglima sa kanyang maiden race nung May 22 din. Kina Happy Go Lucky at Awesome Julian. Medyo mainam to, nasa unahan tong kabahay na to. Tingin ko, kung sakaling walang bubuliglig, baka tingin ko makapormang bigla. At ito sasama ko, third choice. Ito napanood ko siya sa barrier nung nakaraan, Hook and Run. Hook on the Run, maganda yung tinakbo nito sa barrier run na itong nakaraan. Tawag dito, hindi ko lang siya matandaan kung segunda siya dumating or tercera, doon kinakakain Bachi sa kinakalambogis. Maganda yung tinakbo nito, semi-remate dito, baka bumentang bigla to, tingnan ko baka madihado to dito, mga kayokas. Pero pag may korsonada po kayo dito sa ating race number 1, dagdag tayo kasi maiden race, talagang anybody's race. First choice ko po ulit, number 3 Kicker. Second choice number 2 Tomorrowland at isang third choice ko sa Dihado number 11 Hook on the Run. Good luck po. At narito na po tayo sa ating race number 2. Isa po itong condition race 17, start ng ating first pick 5, race 2 hanggang race number 6. Meron tayong 7 runners dito, 1400 pa rin distansya, magandang karera. Marami ako nakitang magbilis. Biglang buhos after party. Pero dito ako, first choice ko number 7 Abetsky, nasakay ni KB Abobo. Consistent to, pwedeng bandera, pwedeng remate, tsaka lumalaban sa mataas na grupo. May best time to na 129 flat. Dumating siyang tercera sa rating base 34 to 39 noong February 17, 2021 sa karera ni SMB at ni Hills Magic. Second choice ko, mga kayokops, ito pares silang tayo nito, pares Donis Rodan to kung di ako nagkakamali. Noonbell, nasakay naman ni JB Hernandez. Meron naman po itong 129.8, nanalo po siya sa rating base 47 to 53. Medyo mataas po yung grupo na yun kaysa sa grupo ni Abetsky. Nung March 6, 2021, tinalo po naman niya doon si Lemonada at si Hills Magic din. At tingin ko, ang magiging laban nito, pwedeng pang rabbit si Noonbell. Sakaling walang makakadikit sa area kasi
may mga pwedeng bumasag ng ere niya, after party, biglang buhos. Sakaling mapipwersa si Noonbell, eh baka dumating tong kanyang kakwadrang isa, si Abetsky. Kaya sila po ang aking first and second pick dito sa karera na to. First choice ko po ulit, number 7, Abetsky. Second choice, number 3, Noonbell. Good luck po. At dako na po tayo sa ating race number 3. At isa po itong Pilrocom rating base class 434 to 39 split. Start po ito ng ating second winner take all. Meron tayong ditong 12 runners na maglalaban-laban. Another anybody's race na naman, mga kayokabs. Talagang mahirap yung lineup, lalo na pag Carmona talaga. Talagang maraming surprise na dihado. Dito first choice ko, number 1, Sheik Chariot. Cambio Hinete to, Pabs Cabalejo ngayon, JB Hernandez. May best time tong 131 flat. Dumating siya ng segunda sa rating base 34 to 39 ng March 6, 2021 sa karera nila The Believer. Medyo magaling yung nangalaban niya, The Believer. Tingin ko hindi na pinilit to nun. At ito galing sa pahinga, galing lang ng barrier. Ngayon JB Hernandez sasakay. Second choice ko po ito, medyo mababa na sa laban, Number 8, Oktubre 14, yung sakay ni Mel na Hilat. Cambio Hinete rin, Renz Ubaldo na karangin, EP na Hilat, sorry. Meron naman po itong best time na 130.8. Ito pinaka best time dito sa karera na to. Dumating itong Tarsera sa rating base 34-39 din po nung May 23. Laban po nila Concepcion tsaka El Mundo. Medyo napaaga to sa unahan ng karere. Sasama kong third choice, mga kayokabs. Kung kursunada nyo lang po, number 3. Medyo sobrang baba na talaga nito eh. Royal Signal. Nasakay ni IL Aguila. Meron naman po itong 132 flat. Dumating itong Pangsiam sa rating base 40 to 46, bagong baba ito dito nung December 27, 2020, sa karera po nila Palibasa Lalaki tsaka Magnificent Lady. Medyo nakababa na ng grupo to, tsaka napansin ko to, pinaririmati na, hindi nakagayan dati na nasa unahan to eh. Kaya baka bila tayong bulagin, alam niyo naman po, swerte ang stables nila, yung ML stable. First choice ko po ulit, number 1, Sheik Chariot. Second choice, number 8, Oktubre 14. At third choice, number 3, Royal Signal. Good luck po. At dako na po tayo sa ating race number 4. Isa po itong Pilrocom rating base class 5 division 5 grupong bulok, mga kayokabs. Start po ito ng ating pick 6 event. At meron po tayo dito ng 12 runners sa talagang anybody's race na naman. Talagang pinahirapan tayo ng San Lazaro Leisure Park sa lineup. Grabe, talagang magdadagdag tayo sa kapital. At dito po tatlo pili ko, sana po ay matapat to. Ito first choice ko, number 8, Bispag. Medyo maganda yung pinakbo na ito nung nakaraan. Ngayon po, Elef Desos Rerenda. Last time, segunda to kay Minotaur. Saka Naik. Maganda na yung pinakbo niya noon. RC Baldunido ngayon, Elef Desos. Tingin ko, makaporma lang to sa unahan. Wala naman akong gano'n na kitang matulin. Baka makaporma, makapagtyaga. Admitan na lang nila abutin. Second choice ko po ito, yung nagbabalik pistang numero sa is. Paano mo nasabi? Yung sakay ni P.O. Repe. Meron naman po itong 125 flat sa PRCI sa 1300, kasi doon po ito nananakbo talaga. Halos doon ito madalas tumatakbo. Sorry mga kayokabs. Dumating siya ng Tarsera nung November 21 sa karera nila Yellow Storm at Spyglass. Balik pista na ito, Carmona. Hindi ako nagkakamali, magaling din manakbo ito sa Carmona, lalo na pagdihado. Kaya siya ang aking second choice. Sasama ko na rin po ang third choice. Ito meron na rin itong number 9 na to, Archer Queen. Sakay ni MP Laloma. May 135.4 po ito sa Carmona Preba na. Dumating tong segunda sa rating base 5. Rating base condition 5 pala, sorry. Nung February 28, kina Cambari Island. Segunda siya, yun yung nabalikan siya ni Cambari Island. Kaya dito sa karera na to, mga kayokabs, kung may pangdagdag tayo ulit. Dagdag tayo kasi dito sa grupo na to, talagang iba-iba na nanalo. Pagandahan ng gising to sa grupo na to eh. Kaya talagang pag natapat naman tayo dun sa magandang gising, sigurado makakadihado tayo. First choice ko po ulit, number 8, Bispag. Second choice, number 6, Paano Mo Nasabi. At third choice, number 9, Archer Queen. Good luck po. At dako na po tayo sa ating race number 5. Start ito ng aking paboritong second pick 5 event. Isa po itong condition race 21. Meron po tayo 8 runners na maglalaban-laban dito. At dito po, first choice ko, maganda ang pwesto. Numero 1, Alessandro. Nasakay ni EG Toy Pits Guerra. Gamay ni Toy Pits to. Madalas niya napapanalo to noon, lalo na pagdihado. Puro banderan. Tapos dito maganda yung pwesto niya. Tingin ko,
pag naiuna nito ay pits to, mahirapan na silang habulin dahil napakatapang sa unahan nito, lalo na pag binigyan pa nila ng dalawang kwartos. Meron po itong best time na 132 flat, dumating siyang tarsera sa rating base 34-39, medyo mababa to, 34-39 pala galing to dun sa karera nila Under Pressure at Abas Dream noong January 17, 2021 lamang. Tingin ko nasa tamang grupo, mababa na, kaya tingin ko makalundag lang na maayos to eh. Mahirapan na sila dito sa unahan, pass your paper sila. Second choice ko po ito, medyo pinapapansin ko, pinaririmati na to, dati matulin din to eh. Pineapple Juice, numero 8, Del Monte, nasa kay ni Lester De Jesus. Last time to, pinaririmati na, hindi na siya bumabandera, maganda na yung kinikilos niya kasi may edad na rin tong kabayo. May best time naman po itong 130.4, segunda siya dumating. Sa condition race 21 na rin, ang tumalo po sa kanya nun si Tiptoes. Twinkle Toes pala dun nung May 22, 2021, kaya siya ang aking second choice. Siya lang ang pwedeng nakikita ko na may remate dito na pwedeng tumudok at pwede rin rumimate. First choice ko po ulit, number 1, Alessandro. Second choice ko po, number 8, Del Monte. Good luck po. At nandito na po tayo sa ating race number 6. Start po ito ng ating Pick 4 event. Isa po itong Philracom Rating Base Class 3, 40-46. Another exciting and anybody's race na naman to, mga kayo-cubs. Dito talagang ngang hirap talaga, mahihirapan. Bakit ako talaga nahirapan kanina dito? Maaga ko nakuha yung kopya. Salamat po sa mga FB group. At sa ano po, maaga po ako nakakuha ng kopya. Tag dito, first choice ko dito medyo mahirap to, dihado to sigurado. Number 9, Courageous, nasakay ni RM Garcia. Meron tong best time na 125.6 sa Malbar sa 1400 meters. Dumating tong segunda nung sa condition race 16, medyo mababa tong konti dito. Nung May 27 sa karera nila Wish Upon a Star tsaka Born to Run. Parang pagkakaalam ko ngayon ang ulit tatakbo sa Carmona to si Courageous, pero na impressive na ako sa mga tinatakbo niya tsaka tingin ko meron na itong si Kabayo. Ang second choice ko po, tingin ko magdadala ng marcha, di sila pa uunahin nito. Numero 11, Asyong, nasakay ni RC Baldonido. Ang ganda ng tinatakbo ngayon ito ni Asyong, lalo na pag binigyan nyo ng unahan. Tingin ko kung di nyo kakabulin to pass your paper kayo rito, pero kung makakapitan naman po, walang problema, maraming darating. Second choice ko po siya, meron po siyang 132.2, nanalo po siya sa kanyang maiden assignment noong October 4, 2020. Ang tinalo po niya si Shake Chariot tsaka si Tapsar. Sasama kong third choice, ito medyo nakikita ko na rin ang magandang tinatakbo. Number 1, Breaking News, nasakay ni AM Bupete. Meron naman po itong 132.6, dumating ng pang-apat sa rating base 40-46 noong May 23 sa karera po nila is Fantastic tsaka Most Trusted. Anybody's race, marami pa ako nakikita pwedeng may chance ang manalo dito, pero silang tatlo na pili ko, hindi ko na po magdadagdag kasi nahihiya naman po ako kung apat pa ang aking kukunin, mga kayo-cubs, kasi talagang sobrang hirap ng ating lineup. First choice ko po ulit, number 9, Courageous, ito sigurado tingin ko dihado. Second choice, number 11, Asyong, at third choice, number 1, Breaking News. Good luck po. At dako na po tayo sa ating race number 7. Isa po itong Philracom Rating Base Class 5, 11 to 15 split bracket. Meron tayong 12 runners dito. Dito, first choice ko, 2N2A, Classic G, nasakay ni BZ Larenas, at 2A, Fantastic Mati, nasakay ni P.O. Repe. Medyo maganda yung grupo na to. Tingin ko, ito na yung grupong nararapat kay Fantastic Mati. Doble sa Carmona to, mga kayo-cubs. Ito may best time to na 131.2. Nanalo siya sa rating base 16 to 21 pa po, 11 to 15 na lang po ito. Noong February 13, 2021, ang tinalo po na nun si Red Sol tsaka si Sultano, P.O. Referent Poromenda. Second choice ko po ito, tingin ko pag nauna to, mahirapan sila ditong habulin to. Tingin ko, dalawang beses na beatin to, dalawang beses inabot. Number 3, Action Rules, sasakay ni J.B. Hernandez. Meron naman po itong 133.8, segunda dumating sa rating base 11 to 15 noong May 23 sa karera po nila Anika Swill. Tapos last time natalo po siya kay Shepcat, inabot din siya dito. Kung tingin ko makakapagpahinga o pwedeng agapan na rin ni Fantastic Mati, tingin ko parang single fight na lang ito para sa akin, mga kayo-cubs. First choice ko po ulit, number 2 and 2A, Classic G and Fantastic Mati. Second choice, number 3, Action Rules.
good luck po. At dako na tayo sa ating race number 8, penultimate race natin ngayong araw ng Webes. At meron po tayo ditong 6 na kalahok at ito isang condition race 20. Ito po yung sinasabi ko na sosolohin ko na lang, bumalik na yung buti nito. Dati naman magaling to, kung hindi nyo kung nakatatandaan nyo mga kayokaps. Numero 6, numero 5, solo ko na Pride of Laguna. Nasakay ni Boji Henson, nagamaya ni Boji Henson to. Maganda yung kinatakbo nito nung mga nakaraan pa. At ito yung may best time na 129.6, nanalo siya sa condition race 19. Medyo bumaba pa nga po ata siya dito dahil 19 siya nanalo nun. Ngayon 20 yung tatakbuhin niya. Noong February 16, 2021, tinalo po niya dun si Kaka Mbachi tsaka sila 28 si Bing. Kaya ito ang tingin kong 1/4 the day natin ngayong araw ng Webes. Medyo bandang likod na nga lang, pangalawa sa huling karera. Pero kung tawag dito makakalusot, eh sigurado makakachamba tayo ng mga exotic natin. Susuloyin ko na ulit, number 5, Pride of Laguna. Good luck po. At narito na po tayo sa ating last and final race. At isa po itong Pilra Cumulating Base Class 5, 6, and 10 split bracket. Meron tayong 12 runners na maglalaban-laban dito. And ako po, isa anybody's race na naman dahil semi-bulok naman po itong grupo na to. First choice ko, number 12, Chinita. Saka ni JD King Flores. Meron tong 134.6, nanalo siya sa rating base 6 and 10 noong February 28. Tinalo po niya noon si Titanium at si Alberto. Maganda yung pwesto ni Chinita. Huwag lang maiiwan sa largahan. Tingin ko kayang-kaya niya tong karera na to, mga kayokop style. Mababa na po to. Tsaka gamay ni King Flores to. Medyo may kabigatan nga lang si Quentay 7. Second choice ko po, yung tingin ko makakalaban na rin yan sa karera na to, tong numero 3, Titanium. Nasakay ni John Alvin Guse. May 134.8 naman po ito. Segunda dumating sa rating base 6 and 10 din po. Sa karera nila Double Rock. At ni... tama, segunda siya kay Double Rock noong May 23, 2021. Sama ko na rin po third choice. Ito magdadala ng Marcia. Tingin ko mahirapan sila sa unahan dito. Numero 6, Amiga. Nasakay ni F.A. Tuason. May 135 naman po ito sa katawan. Pang lima dumating. Sa rating base na ganoon na rin po sa karera nila Double Rock. Kaya tingin ko, last and final race, dagdag tayo sa mga parating kasi semi-bulok to. Pwede rin manalo yung ibang kalaban nila dito. First choice ko po ulit, number 12, Chinita. Second choice, number 3, Titanium. At third choice, number 6, Amiga. Good luck po. At yun nga po, mga kayokab, sana matapat tayo sa mga silip at giya ko. Sana matapat yung mga silip at giya ko para po makatulong sa inyong pananaya. Ito'y gabay lamang at sariling kuro-kuro at aral. Pagdating po sa tayaan, kayo pa din po masusunod. Medyo inagahan ko lang po yung gawa kasi medyo busy. At saka pupunta po ako ng bagong silang sa susunod na araw. Pero magbibigay pa rin po ako ng mga giya sa ano po, sa June 11 at saka po yung sa darating nating karera sa Sunday, June 13, kasi wala pong karera ng Sabado, June 12, Independence Day. Bago po ako matapos, mga kayokaps, lagi ko shoutout po ulit ang aking mga kaibigan, Karera sa Pinas, Alansky Channel, Karera Diary, Vince Palos Nugid, Eddie Boy Guerra, Starsky Cruz, shoutout po sa inyo lahat. At huwag natin kalimutang mag-subscribe sa The Crazy Uncle YouTube Channel. Magaganda din po mga asintahan dihado dyan, mga kayokaps, at kaibigan ko po yung may-ari ng YouTube channel na yan. At yun nga po, ito, shoutout ko na yung mga kaibigan natin na laging nakatutok sa aking YouTube channel. Shoutout po kay Sir Gilbert Magpili, kay Sir John John Reles from Pasay City, mga bayang karerista natin dyan sa Blue Mags OTB. Good luck po sa inyo dyan sa Thursday. Kay Sir Albert Berion, kay Sir Rodin Pineda, kay Sir Ronald Castillo from Montreal, Quebec, Canada. Shout out ko din po si Sir Rolando Pultalba, mga taga Isguera Street, Tondo, Manila, na laging nakatutok sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa pagsuporta. Shout out ko din si Ron Ron Ponce, mga batang Doroteo Jose. Kay Antonio Rivera, shout out sa'yo paring Antonio Rivera. Kay Sir Rodel Amore, shout out din po. At sa aking mga suki, kina Sir Chuck Bintan, Raven Herrera, Sir Elmer De Lima, Sir Francis Tonido, Sir Antonio Pos Jr., kay Sir Renato Casinto, kay Sir AJ Orca, JM Britenia,
shout out po sa inyo, sa mga boss ko, kay Boss Wilbert Yao, kay Boss Carlo Coronado, kay Boss Reynaldo Hosian. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa akin, mga bossing at mga kayokabs natin. Sana po eh, lagi ko po kayong mabigyan ng aking mga silip, giya at race analysis ko. At babatiin ko lang po ng happy happy birthday yung kapatid ko, si Mark Raymond Dadula. Birthday po niya ngayon, June 9. Walang inuman kasi uminom na kami kanina. Kainan na lang meron mamaya. Ingat sa'yo, Brad. At sana makachamba ka ng dihado para may pa-birthday ka man lang. Tawag dito, makachamba ka ng dihado sa Martes kaso tapos na June 10 na yun. Okay, happy birthday sa'yo. Ingat palagi, Brad. Taka stay healthy lang. At yun nga po, ito po yung lingkod na nagsasabing ang karera, tapat-tapat lang. Minsan swerte, minsan malas. Pero pag pinaibigan tayo na nasa taas, huwag po natin kalimutan magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa. Kahit sa simpleng pamamaraan lang, mga kayokabs. Yun lang po, God bless po. Marami po salamat sa pagtutok at pagsuporta sa YouTube channel ko. At ingat po tayo palagi. Good luck po sa pananaya sa Thursday. At sana po ay makatulong yung konting hinihandog kong silip at giya na medyo marami, medyo marami, tatlo-tatlo, tsaka medyo mga dihado. Pero pag nakalusot yan, sigurado ako matataba ang mga dividendo. At yun lang po, hanggang sa susunod na video na lang po ulit. Magkita-kita na lang po tayo ulit. At maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless at good luck sa ating lahat, mga bayang karerista at ang ating mga kayokabs.